Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, hingi po sana ako ng advice tungkol sa aking live-in partner. We are 6 years together and until now, we stay together. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Nakilala ko po ang live-in partner ko dahil pamangkin po siya ng asawa ng tito ko. Nagbabakasyon siya sa tita ko po hanggang sa kapag pupunta po ako doon, eh nakakausap at nakakakwentuhan ko siya. Kalaunan po eh nahulog na po ang loob ko sa kaniya. Naging kami po at nang mag 1 year na po yung aming relasyon, ay napagdesisyonan ko po na magtrabaho sa ibang bansa, sa Vietnam. Nagkaroon kasi ng opportunity, kaya naman Mama Colleen, sinunggaban ko. At in all fairness po, Mama Colleen, sinuportahan naman ako ng live-in partner ko. Hanggang sa makalipas ang ilang taon o isang taon na ako po ay nasa Vietnam, sumunod po siya sa akin doon at doon po eh naghanap din po siya ng trabaho. First year po, okay kami together. Pero habang natagal po, eh nagiging madalas na po ang aming pagtatalo. Hanggang sa umuwi ako ng Pinas nang mag-isa lang dahil po buntis na ako sa aming anak. Pero siya po ay naiwan doon dahil meron po siyang trabaho. Yung pag-uwi ko sa Pilipinas, Mama Colleen, hindi ko akalain na dito na mag-uumpisa ang problema. Nanganak ako na wala siya sa tabi ko kasi nga ulit hindi siya makauwi mula sa Vietnam. At doon nga po, nagsimula na nawala po siyang padalang sustento sa anak ko simula po nung manganak ako. Mama Colleen, intindo ko siya kasi sabi niya nawawalan daw siya ng work. Sabi ko, sige, intindihin ko muna. Kasi mahirap nga naman ang magtrabaho sa ibang bansa. Hanggang sa nabalitaan ko po na may mga utang na po siya na hindi po nababayaran dahil nga po sa upa sa bahay. Kaya naman Mama Colleen, para medyo mabawasan ang utang at makatulong ako sa kanya, nagdesisyon po akong bumalik ng Vietnam after 7 months. Iniwan ko muna yung baby namin sa tita ko. So bumalik po ako sa Vietnam at pagbalik ko doon, malimit po kaming mag-away. To the point na sinasaktan niya ako hanggang sa nabubugbog niya ako. Pero natigil din naman yun, Mama Colleen. Pinatawad ko siya dahil humingi rin naman siya ng patawad. Then 1 year again, nahuli ko po siya na gumagamit po ng bawal na gamot. Then sabi ko sa kanya, tigilan niya na. Kasi ipapakulong ko talaga siya dito. Ayun. Tumigil po siya. Then yun nga, nung bumalik na naman ako nga dito sa Vietnam after ko manganak, nahuli ko ulit siya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pero nag-deny siya. Ang sabi niya, hindi daw sa kanya yun. Pero again, hindi ako naniniwala. Lahat ng yun, sinabi ko sa parents niya. Pero alam mo, Mama, wala siyang pakialam kahit pa isumbong ko siya sa mga magulang niya. Ngayon, nagkatrabaho na siya, pero malimit lang siyang pumasok. Laging may dahilan. Pakiramdam ko nga, Mama Colleen, sa ginagawa niya,
Parang wala po siyang pakialam sa aming mag-ina. Yung alam naman niya na madami kaming dapat bayaran, pero parang wala po siyang pake. Hanggang sa'yo na nga, nakapagtrabaho uli ako, nakahanap uli ako ng trabaho. Pero alam mo yon, hirap na ako o sagad na ako sa pag-unawa sa kanya. Kasi paulit-ulit na lang yung mga dahilan niya. Sa totoo lang po, parang gusto ko nang kumawala sa ganitong sitwasyon at mag-focus na lang sa baby ko. Ano po ba yung dapat kong gawin? Hanggang ngayon, wala pa din naman siyang naibibigay sa anak namin. Sana po ay ma-advisean niyo po ako. Maraming salamat po. Again, ako po si Rina. Hindi ko totoong pangalan. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kawinner yan po ang kwento ni Rina dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ngayon, tinanong ko si Rina kung kumusta na ba sila ngayon. Kasalukuyan po ay nasa Vietnam po sila pero magkasama sa iisang bubong pero hindi nag-iimikan. Hanggang ngayon, wala pong sinasabi kung kailan magsusustento. Kasi nga tumigil na nga daw po sa pagtatrabaho. Hinahatid lang daw siya sa work pero wala silang imikan. Pwede pala yun ano? Kahit magkagalit kayo, wala lang imikan, pero may care pa rin kayo sa isa't isa. Kaya lang, yung care na yon hanggang saan? Alam mo, Rina, kailangan mong kausapin muli ang partner mo kung ano ba talaga yung plano niya sa inyong dalawa. Kasi tama naman, valid naman yung reason mo na hindi habang buhay, ganyan ang setup ninyo. Hindi habang buhay, malululong siya sa bawal na gamot at hindi habang buhay, ikaw lang ng ikaw ang magsusustento sa pamilyang ito. Ano pa yung pinunta niya dyan sa Vietnam? Kung sasayangin niya lang yung mga opportunity na dumadating sa kanya, na kung tutuusin kung dalawa kayo nagtatrabaho, total malayo na naman kayo sa mga anak ninyo, di ba? Total dalawa na kayo magtatrabaho, bakit hindi nga ninyo pagkaabalahan na mag-ipon ng sabay? Para sabay din kayong umuwi dito sa Pilipinas at maaaring dito magnegosyo pagdating ng araw. So ako, it's okay. Kausapin mo yung partner mo and for once, sabihin mo sa kanya, tanungin mo siya, ano ba talaga ang plano mo sa aming mag-ina? Speak up. Magkaroon ka ng ngipin. Ibig kong sabihin, hindi ka lang basta magsasalita, kundi magkakaroon ka ng, alam mo yon, yung pwede ka magbigay ng ultimatum sa kanya. Kasi una sa lahat, no, matanong ko lang, bakit hanggang ngayon live-in partner pa rin kayo? Tinanong mo na ba siya ever kung balak ka ba niyang pakasalan? Wala ba siyang plano na ikaw ay pakasalan? Hanggang live-in partner na lang ba talaga kayong dalawa? Pangalawa, hindi naman ikaw lang ang gumawa ng bata, bakit ikaw lang yung nagdudusa? Oh, no. Bakit hindi rin siya magkusa? Alam nyo, yung pagkakaroon po ng anak, pagka nagkaroon na po kayo ng sariling anak, hindi na dapat sapilitan niya na, sige na, magbigay ka na ng panggatas. Sige na, magbigay ka na ng pangsustento. Dapat wala nang ganun eh. Kasi if you really love your family, diba? Kung mahal mo talaga yung anak mo, hindi na para makiusap pa si Mrs. ang paulit-ulit na sige na, pahingi ng panggata, sige na pahingi ng pandiaper. Ulitin ko ah, lakasan mo yung volume para marinig ng kilala mong ganito. Lakasan mo, dali! Sa mga nakaka-relate, lakasan nyo. The moment po na kayo po ay nag-anak, hindi lang naman po yung partner mo ang gumawa niyan, dalawa kayo sa sarap. Sana po, dalawa rin po kayo sa hirap. The moment na kayo po ay nag-anak, dapat automatic po
na magsusustento kayo sa bata, automatic po na may pambili kayo ng diaper, ng gatas, ng mga pangangailangan niya. Hindi yung parang kailangan pang makiusap ng partner mo na, sige na, penging pambiling gatas. Uy, wala nang diaper si Nene. Uy, ubus na yung pang-vaccine ni Tutoy. Dapat wala nang ganun. Kasi automatic yun eh. Diba? Automatic yun. Nag-anak ka, may kasamang obligasyon yan. Tumira ka? Diba? May kasama na pong obligasyon yan. Ganun lang po kasimple. Kung hindi mo pala kaya na magkaroon pa ng obligasyon, hindi mo pa kayang magpagatas, hindi mo pa kayang magpa-diaper, hindi mo pa kayang buhayin yung magiging pamilya mo, eh wag kang bumuhay. Wag ka munang pumatong. Kasi again, great tsurva comes with great responsibility. Okay? Ano, narinig na ba ng kilala mo? Nilakasan mo ba yung radyo? Baka tamaan siya. Nakakaloka. So yun lang, Miss Rina, munti ko na mabanggit yung pangalan mo. Kailangan mong magkaroon ng ngipin pag kinakausap mo yung partner mo. Hindi lang yung parang bumubok kayong bibig mo, pero parang wala kang ngipin. Diba? Kailangan mo na kapag kinausap mo na siya, dapat may sagot na doon sa mga tanong mo na ano ba ang plano mo sa akin, ano ba ang plano mo sa anak natin. Kasi kung wala kang plano sa akin at sa ating anak, mabuti pa na bumukod ka muna, magkanya-kanya muna tayo hanggang sa mabuo mo yung sarili mo, mahanap mo yung sarili mo kung naliligaw ka. Kasi hindi ko kailangan ng pabigat ngayon. At hindi ko rin kailangan na sumama sa isang tao na walang plano at walang pangarap sa buhay. Diba? At least let, alam mo yun, parang kausapin mo siya, at least let me know. Diba? Ano ba? Sabihin mo lang sa akin, ayoko magtrabaho kasi ikaw na lang. Babalik na lang ako ng Pilipinas, ako na lang mag-aalaga sa anak mo. Pwede pa yun. Matutuwa pa ako dun. Diba? Yung ganong option para may, at least may magulang yung bata dito sa Pilipinas. Hindi yung nasa Vietnam ka nga, pero yung opportunity, sinasayang mo. Ganun lang, te. Prangkahin mo, takutin mo. Kasi hanggat ganyan yung setup ninyo, hanggat hindi mo siya tinatakot, hanggang wala kang ngipin, hindi yan kikilos, sinasabi ko sa'yo. Kahit sabihin mo pa na isusumbong kita sa nanay mo, eh wala nga siyang pakialam, diba? So yun lang. Magkaroon ka ng ngipin, kailangan, sabihin mo sa kanya, magkaroon ka ng deadline, hindi naman sa minamadali mo siya, kaya lang nandiyan naman kasi yung opportunity, sinasayang lang niya. May trabaho naman siya, hindi lang niya pinapasukan. Yung iba hirap na maghanap ng trabaho diyan sa ibang bansa, 'di ba? Yung asawa mo, yung partner mo, hindi pala asawa. Sinasayang niya. So yun, kausapin mo siya. This time, kailangan mong maging firm sa decision mo. Kasi you are not just deciding for yourself, for your future, but also you are deciding for the future ng anak ninyo. Wala siyang pake? Iimpake na natin yung mga gamit niya, palayasin na natin siya sa buhay natin. Minsan kailangan nating ibigay yung tough love na yun eh, para matuto sila. Kasi hindi na naman tayo bata. Hindi na tayo kailangan pang diktahan kung ano ang dapat nating gawin. Tumanda tayo na dapat may pinagkatandaan, na dapat alam natin kung ano ba ang mas makakabuti, lalo na kung meron ka ng pamilya. Yun lang, nakakalungkot, ang bawal na gamot. Iba ang nagagawa. Kaya sana yung mister mo, este yung live-in partner mo, sana mabitawan niya na yung pagbabawal-bawal na gamot na yan. Kasi ngayon, ganyan pa siya, eh baka dumating ang panahon, mas malala pa ang magawa niya. Kawinner yan po ang kwento ni Rina ng Vietnam dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Anong sawsaw mo? Speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida dito sa WIN Radio.
Nanny.